Hello guys, I'm Irene. I'm a Filipino nurse here in Finland. Welcome to my channel. Ayun guys, so 6 years na po akong nurse dito sa Finland. Meron akong 2 anak and a Filipino husband. Welcome to my first vlog. So ayun, shout out nga pala sa mga pamangkin ko na nagtuturo sa akin kung paano mag-start ng vlog. Hello Jana and Riza. So yun guys, magkano nga ba ang sweldo namin dito sa Finland? And if you're planning to move here in Finland, is it worth it? Without further ado, let's find out. Nag-apply po ako doon sa Topmake International Manpower Services sa Pines Park, La Trinidad, Benguet. Nag-train po kami ng Finnish language ng ilang buwan. So pagkarating po namin dito, nurse assistant po yung trabaho namin. Tapos nag-aral ulit po kami ng mga 2 years habang nag-work. Tapos naging practical nurse po kami, licensed practical nurse. So magkano nga ba ang sweldo ng nurse assistant dito? Bale, 1,800 euro. So ang sweldo po ng nurse assistant kada buwan ay 1,800 euro. Yan po ang average na sweldo. Ngayon kung ang palitan natin ay 59 pesos sa bawat euro ngayon, so yan po ay 106,200 pesos. Yan po ang sweldo ng nurse sa kada buwan sa Finland, nurse assistant. Ngayon, hindi po yan ang buong nakukuha namin. Meron pong tax. Usually, nung nurse assistant po ako, nababawasan yan ng 400 euro. So, ang nakukuha ko lang po ay 1,400 euro. Magkano yan sa atin? I-multiply ko lang. So, ang 1,400 euro po ay 82,600 pesos. Yan po ang neto ng nurse assistant dito sa Finland. Ngayon po, every month, meron din kaming bonus, kung tawagin ay lisaraha. Yun po ay pag nagtatrabaho ka ng Sunday, holiday, panggabi at hapon, ganun po. Meron pong mga percent yan. Ngayon, ang range po niyan ay mula 200 hanggang 600 euro. Every month po yung nadadagdag sa sweldo. Ang licensed practical nurse naman po ay 2,000 euro. 2,000 euro. Ngayon, sa Philippine peso, kung ang palitan ay 59 pesos sa isang euro, ito po ay 118,000 pesos. Ngayon, matataksan po itong 2,000 euro. Mababawasan po yan ng mga 500 euro. So, magiging 1,500 euro na. Ang net po natin ay 88,500 pesos. Yan po ang neto ng licensed practical nurse. So, ang sweldo po dito sa Finland ay depende kung ilang years of experience mo, depende sa lugar, at syempre depende sa company. Kung mas matagal yung experience mo, mas mataas yung sahod. Tapos pag nasa city ka naman, medyo mas malaki ang sweldo ng city kesa sa mga probinsya. Yan guys. Dito po kami sa forest. Ang hospital nurse naman po at
Sairan Hoytaya kung tawagin, ang mga average na salary ay 2,400 euro. Sa Philippine peso, yan po ay 141,600. Pero nababawasan po yan ng mga 550 euro minus 550 euro. So, yan po ay 1,850 euro. So, ang net income ng hospital nurse dito ay 109,150 pesos. Yan po. Pero same lang din po. Meron ding bonus plus, may bonus din po every month yung Lisa Raha kung tawagin na nagre-range ng 200 to 600 euro. So, disclaimer lang guys, hindi po ako expert sa pag-compute ng mga tax. Ito po based sa experience ko. Yun lang. Pero syempre guys, may tax, may rent, may kuryente, may tubig. Pag may car ka, tas mga insurance. So, pag-usapan din natin yan sa mga next vlog ko. Pero yun guys, yun yung basic pay ng mga nurse dito. Lahat ng sahod ay may tax. Then kung magkano ang i-declare mong tax for a year. So, kung mas malaki ang kita mo, mas malaki din ang tax mo. Yun po. Living in the happiest country in the world, even though we have a high standard of living and tax is everywhere, I can still say that it's worth it because Finland is a safe and peaceful country. We also have great family benefits and my children has the chance to get the best education in the world. Next vlog ko, pag-usapan naman natin kung gaano kamahal yung standard of living dito sa Finland. And also, dahil naka-maternity leave po ako, pag-usapan din natin sa mga susunod na vlog kung magkano yung nakukuha ng mga mother na naka-maternity leave dito sa Finland. So, that's it! So, remember guys, you only live once. So, enjoy life. Bye-bye. Take care. Sarap. Grabe. Parang Jollibee. Makakalimutan mo asawa mo sa sarap.